Nang inisyo tayo ng show cause order, pumunta tayo sa Court of Appeals yes. on Certiorari. Rule 65 yan ang Rules of Court. Mm-hmm. At nareklamo natin doon yung pang-aabuso na ginawa sa atin ng NTC. NTC. At the same time, naghihintay tayo ng restraining order, walang na-issue. So tumatakbo yung period na inorderan tayo kaya pala. Na mag-appear ng January 4. So at dahil walang TRO? Dahil walang TRO. So instead of filing a responsive pleading, no? Nag-file tayo ng motion for extension of time, binigyan tayo ng 10 araw, at nag-file tayo ng inhibition. Ayun, klaro na. So ang ito ngayon, kasi we're treading new grounds dito, ha? Okay. Kasi bago lang ito nangyari. Unprecedented. Oo. Kaya pala. Ngayon, ito ba, matibay ba yung ating hinahawakan? Opo. Alam niyo yung bata, alam niyo yung garapon, ma'am? Mm. Garapon? Sa probinsya, yung garapon, may tinapa yun. Oh, yung battle? O, pag kinuha mo yung battle, doon minsan sasarayan ng nanay mo, aray! So, your hand in the cookie jar. Ito huling-huli. Walang duda ako dito. Ayan yes. O. Pinirmahan pa nila. So, wala akong duda. Mm-hmm. Anong gagawin ngayon nila? Yes. So, ito, tinanong din sa akin, anong gagawin nila? You know, that question is better addressed to the commissioner and her two deputies. Oh. Let them answer that. Who is the commissioner right now? Commissioner si Lopez. Lopez. Tapos who is the head deputy of NTC is Lopez. Lopez. At ngayon, ang tanong namin ni Ma'am Lorraine, paano pag hindi sila mag-inhibit? Malabo eh, para alam mo. Sabihin nila, we have the authority to investigate and punish you. Klarong-klaro yun. So, anong remedyo natin yan, attorney, without showing all the punches that we can have, legally? Well, may mga options tayo pinag-aralan, no? Pero bigyan natin muna sila ng pagkakataon na i-correct nila. Ang problema nila dito, pag kinorek nila ito, ito hindi to minor, ha? Substantial correction to. Substantial, ha? Party to eh. May, alam mo, may rules ang NTC. Nag-violate sila mismo ng rules nila. In other words, attorney, from our perspective, this is a gross abuse of power. Exactly. As well as ignorance of the law. Are they lawyers? Lawyers. Two are lawyers, one is not. Engineer so what could have, ano, this is a very egregious move, in other words. Diba? So, attorney, what could have pushed them to do something as horrible as this? Mm. Alam mo, dito, alam mo, may kasabihan kami sa batas, no? Lorraine, this is so elementary that not to know this constitutes gross ignorance of the law. Oh, malala yun. Not ordinary ignorance. Gross ignorance. Malubhang. Ulitin ko, ha. This is so elementary that not to know this constitutes gross ignorance of the law. So, ang tanong, kung elementary ito na prinsipyo, pinag-aralan lang ito sa first year law school. But attorney, bakit? Ano nang tulak sa kanila na gagawin ito? Yun ang tanong namin. Yes, yun ang, what do you think? Well, siguro, you know, marami akong narinig, no? Political pressure. Yes. Political pressure. Balita ko, tatanungin ko na lang, no? Sino ba nagpa-appoint dyan? Klaro. Klaro. Kung kilala ko nang papa-appoint dyan, sasabihan ko pare, palitan mo na, kakaya. I think hindi ito pero sa previous government, no? Current ito eh. Oh, sasabihin naman nila, kakahiya naman, probata naman yan, kaya gagawin yun eh. So may political pressure, attorney? May political pressure yun, so, hindi ko alam, ha? So ang appointing authority po ay Malacanang. Yes. Presidente, ha, ang nag-a-appoint dito. Presidente yan eh. So sino nagtulak sa kanila, sa presidente na i-appoint mga ito, ha? Ayun. Kasi it's like magkakalinya eh. Even I think the one who was nag-appoint din sa MTRCB. Exactly. They have the same line kaya Eric, na ito yung medyo nakikita natin ang pattern ng mga nangyayari sa sunod-sunod na kinakaharap ng SMNI. Mm. Yeah, but can I say something, ha? Kasi that political appointee can only go so far, no? Ang punto ko dito, if I were appointed, no, and then you ask me to do something that's illegal, against the law, I will come out with a statement resigning and I will say, this is what this person made me do. Mm. I will not break the law. I will not destroy our democracy. Kasi ang naririnig ko kasi, no, they have no choice because they're political appointees. No, that's not true. Mm. You always yes. have a choice. Your personal sovereignty will dictate that you always have a choice. And if you are a person of principle to the commissioners of the NTC and MTRCB, resign. Make it very clear why. If you love our country, if you truly love our country, make that statement very clear. Mm-hmm. Attorney Rolex, alam niyo po, no, mga may gusto kang idagdag.